Isang magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Kakampi, lalo't higit sa mga OFW members natin ngayon na sumusubaybay sa Pag-ibig program. By the way, ako nga po pala si RD Marcelino from Overseas Operations Department. Kasama ko po ang aking dalawang magigiting at nagpopogiang partner. Partner? Yes, Sir RD. By the way, ako po pala si Christopher Lee, same department ko ni Sir RD. Then may bagong guest po kami ngayon, si... Good morning po, I'm Ronald Ramos, Marketing Division din po. Okay, so yun. So nandirito po kami ngayon upang muli ay ibigay sa inyo yung mga bagong updates and programs ng Pag-ibig Fund para sa ating mga OFW members. So, Sir Chris, pwede ba nating imbitahan ang ating mga tagapakinig kung saan sila pwedeng manood or makinig sa atin? Ayan, sa mga nakaabang ngayon, pwede nyo akong makita online sa www.ustream.tv/channel/kakampionline o kaya sa kakampi-news.blogspot.com. O kaya sa kakampi.wix.com/kakampi. O kaya sa mga ano natin, mga tagapakinig, pwede rin kayo tumawag para sa inyong mga katanungan dito sa number na 553-8656 or 788-3607. Ayun. So, maraming salamat, partner. So, simulan natin. Ano ba talaga ang Pag-ibig Fund? Kasi actually, mga partner, marami ang nalilito kung ano ba talaga ang Pag-ibig Fund. Kasi akala nila housing lang eh. So, para po sa inyong kaalaman, ang Pag-ibig Fund po talaga ay ipon or investment or savings. So, when we say ipon, ito po ay inyong makukuha upon retirement nyo o kaya sa membership maturity ng inyong membership sa Pag-ibig Fund. So, when you say ipon, kumikita to ng dividendo. Kaya napakaganda ng programang ito dahil biruin mo, nag-ipon ka na, kumita pa ng dividendo, makukuha mo pa to ng tax-free. Okay? So, bukod dito, ito po ay kumikita ng dividendo na minimum of 4% per annum. So, para sa ating mga OFWs na kung dati po ay locally employed, at kayo ngayon ay OFW na, ang kailangan nyo lang po gawin is i-reactivate yung inyong Pag-ibig membership from local member to OFW. And to make this done, you may just visit our official website at www.pagibigfund.gov.ph at kayo po ay mag-register online para ma-update na rin yung record nyo. So, yon. So, partner? Yes, Sir RD. Okay. So, ayun, since nabanggit mo na nga rin yung savings, ano po ba yung ibang benepisyo bukod sa savings? Yung pera po ba natin, kailan po ba talaga nawi-withdraw? Ayun. Bukod sa maturity, sir, kailan po ba? Okay, so marami pong paraan kung paano mawi-withdraw yung ating savings sa Pag-ibig Fund. Una, kapag ka po na-reach na po ng member yung optional retirement na age of 60
or yung mandatory retirement natin at the age of 65. Ang maganda pa dito, partner, ang savings mo sa Pag-ibig Pod, portable. Ibig sabihin, nakoconsolidate lahat ng hulog mo from the time na nagtrabaho ka until the last time na nag-work ka o nag-contribute ka, at lahat to mawi-withdraw. So, bukod dun sa ating retirement na tinatawag, kung kayo po ay permanent resident na sa abroad, pwede nyo rin pong i-withdraw yung inyong Pag-ibig savings kahit wala pa po kayong 60 years old or at the age of 65. Bukod po dito, if in case po na kayo po ay nawala ng trabaho due to health reason, yun talagang masasabi natin na maluba yung kalagayan nyo, pwede rin yung pong i-file ng withdrawal sa Pag-ibig Fund. Of course, partner, yung insanity. Yes. Ayun. So, kasama din po yun. Kailan para po ba nang dalhin yung member na na-insane, sir? Okay. Siyempre, hindi na. Ang kailangan na lang, kasi baka mamaya pagpunta sa opisina natin, magkaroon ng kaguluhan. So, ang kailangan lang namang i-present para magkaroon talaga ng patunay na insane yung ating Pag-ibig member is yung medical record na galing sa kanyang physician or sa kanyang doctor. Kasi yun na, kasi magsusufis na yun na talagang may problema na yung ating membro. Yun. So, yun po yung mga grounds for withdrawal natin. And of course, dito na papasok yung debt. If in case na namatay po yung Pag-ibig member natin, so nandirito po yung mga beneficiaries nila na magwi-withdraw ng kanilang Pag-ibig savings. So yun po yung ating mga grounds for withdrawal ng inyong Pag-ibig contributions. So yun. So partner, ikaw ba? Ano ba ang pwede mong masabi when it comes to Pag-ibig Fund? Siyempre, bilang Pag-ibig member, makakakuha ta or magagamit natin ang ating savings bilang for loans, like okay, multi-purpose loan or yung tinatawag nga nila na cash, okay, or yung calamity loan. So yun, actually partners, ang ngayon nagkakaroon sa ating bansa ng mga calamity, yung nagde-declare ng mga calamities. Actually sir, partner, if I'm not mistaken, in Cavite City, in Cavite, nagkaroon po ng mga municipalities na nag-declare ng calamity due to dengue outbreak. So, tama, ang Pag-ibig Fund po ay nandirito upang makatulong sa ating mga miyembro na nasa parting Cavite na nangangailangan po ng tulong namin. So, partner, bukod pa ba sa calamity, ano pa ba yung ating mga programa? Ayun, dagdag ko lang siguro sa calamity loan. Automatic po kasi pag calamity loan, 80% po ng ating savings, yun po ang maloloan natin. Wow. So, regardless kung gano'ng kalaki o kaliit pa yung nahulog mo, automatic 80% ang pwede yung utangin. Then, good news po, yung interest rate po niya ngayon ay 5.95% na lamang. Wow, napakabaha. Actually, dati po siyang 10.75. Wow, so may interest reduction tayo, kumbaga. So, actually, at saka partner, karagdagan nito, pagka po na-release na yung loan nyo, meron po kayong grace period. Pwede kayong mag-start ng amortization after 2 months. Yun. So, yun. Pwede po kayong mag-start ng monthly amortization nyo after 2 months para naman po hindi po, o para naman po makatulong sa inyo kung ano po yung na-loan nyo o nakuha nyo pera sa Pag-ibig Fund para tustusan yung pangangailangan nyo on the time na may kalamidad sa inyong area. So, yun. So, bukod po sa calamity loan, meron tayong tinatawag na multi-purpose loan. Ito yung karaniwang ina-avail ng ating mga miyembro. So, sa multi-purpose loan, ang requirement lang naman ay dapat member ka ng Pag-ibig for at least 2 years. Active kang naguhulog, ibig sabihin meron kang hulog na 5 o 6 na buwan sa last 6 months. Yes. So, ang maluloan po rito ay base sa membership term sa Pag-ibig. Yes. So, kung ikaw ay at least 2 years na member, 60% ng savings mo pwede mong utangin. At least 5 years kang member ng Pag-ibig, okay, 70%. And sa mga matatagal na pong member, 10 years above, 80% po pwede yung utangin. Wow! So, yun. So, actually partner, marami nagtataka kung bakit daw maliit lang yung naloloan sa Pag-ibig Fund. So, yun pala yung reason. Depende sa yung membership residence kung ilang taon kang miyembro. Tama po. Depende rin actually dun sa nahulog.
Ayun. So, mas ina-advise po natin sa ating mga miyembro, itaas ang inyong mga hulog. Para just in case, kung kailangan nyo mag-loan, at least mas malaki yung pwede nyong makuha yung proceeds ng inyong mga loan. At saka partner, maganda pa nito, sa loob ng 2 taon, ang loan settlement nito. Yes. Okay? So, if in case na gusto mong mag-renew ulit ng another MPL or calamity mo, ang kailangan mo lang gawin, at least may bayad ka ng 6 months at the time na mag-renew ka. Opo. So, yun. So, yung ibig sabihin, yung existing balance nyo sa previous loan nyo, ididedact lang po sa bagong proceeds na marirelease sa inyong renewed MPL application. So, yun. Napakagandang programa nito. So, partner, bukod ba sa MPL natin, ano pa ba yung isa pang programa na ino-offer natin? Ito yung parang voluntary savings, kumbaga? Tama. Yung meron po tayong tinatawag na MP2 or Modified Pag-IBIG 2 Savings ng pag-ibig. Ito po is voluntary savings na makukuha natin ng ating naipon in 5 years. So, para siyang naka-lock in 5 years. Para naka-time deposit, kumbaga. So, bukod ba doon, ano pa ba yung salient features ng modified pag-ibig 2? Mas mataas po ang savings natin, ang dividend earnings ng savings natin sa MP2 ng 0.5% kaysa doon sa mandatory savings na pag-ibig 1. So, yes, kung ang mandatory savings is 4%, dito po is 4.5% per annum. Okay. So, bilang karagdagan po doon sa modified pag-ibig 2 program, mga partner, ang maganda pa nito, yung dividends na kinikita ng modified pag-ibig 2 mo, tax-free din siya at saka government guaranteed. Actually, partner, bilang coordinator ng Asia Pacific, marami po tayong OFWs from Asia Pacific region na nag-i-invest talaga ng malaki sa MP2 kasi nakita nila yung kahalagahan or kaimportansyahan ng modified pag-ibig 2 na after 5 years nakapag-ipon siya at malaki yung dividendong kinita. Tama. Okay. Tama, so, bukod po doon, ang modified pag-ibig 2 po, syempre, isa tong voluntary program. So, ibig sabihin, kung gusto mo magpa-member ng modified pag-ibig 2 program, dapat aktibong pag-ibig 1 member ka. So, yun yung guidelines ng modified pag-ibig 2 natin. At the same time, yung MP2 natin, hindi po siya nagagamit sa any loan programs. Kasi nga po, naka-time deposit lamang to sa loob ng 5 taon. So, partner, halimbawa ba, 5 taon yung membership maturity nito. Sa 3 taon lang, na-stop na yung paghuhulog ko. Ano ba ang mangyayari sa aking naipon? Yung sa naipon mo, continuous pa rin naman po yung dividendo niya. Okay. Actually, na-withdraw lang kasi siya just in case yung hindi man maituloy ng member. Yung una, yung maturity. Okay. Pangalawa, member debt ng member. Okay. O kaya permanent departure pag immigrant na siya. Immigrant. So yung mga 3 case lang yon, anytime pwedeng i-withdraw yung pera ng member. Pero kung wala namang nangyari sa member, wala namang reason, nakalock po siya talaga for 5 years. Yun. So yun. So yun po yung guidelines niya when it comes to withdrawal of modified pag-ibig 2. But of course, partner, magkano ba yung minimum na hulog kapag sa modified pag-ibig 2? Ang pinakamababa po is 500 pesos every transaction at wala po tayong limitation. So kahit gaano kalaki pa ang isave ng member, pwede po. Tsaka hindi niya kailangan mag-monthly. So, voluntary nga. So, pwede kahit araw-araw mag-save. So, dito hindi nire-required na monthly may hulog ka. Basta pag nagkaroon ako ng pera, hulog lang ako. Ganun ba, partner? Yes, tama po. Parang kasi yan, parang nag-iipon ka sa banko. Ang difference nga lang sa pag-ibig, mas malaki yung kukita ng pera mo. At saka government guaranteed. Government guaranteed. Yun. So, partner, mabanggit nga pala muna natin, nung kasing September 30, nagkaroon po tayo ng first preliminary raffle draw ng OFW member dagdag ipon raffle promo part 3. At ito po yung mga nanalo ng mga OFW members around the globe. So, babanggitin po ng ating mga kasama kung sino-sino po yung nanalo. Ayan, okay. So baka sakaling nakikinig po siya o kaibigan nyo man ito, third prize po yung pinabigay namin ay 4 na iPhone 6.
limang iPhone 6 po pala. So yung unang nanalo po si Miss Melinda Dehita Ibanez mula sa Russia. Wow. Yung iba po si Mr. Miss Connie Barogo De Luso from Qatar. Ryan Paul Valdez Bambo from Abu Dhabi. Primo Lemuel Garcia Mirandilla from Hong Kong. Chris Emmanuel Buenaventura Liwag mula sa Singapore. At si second prize natin. Ayun na po pala. Ano pa? Okay. So pagdating naman na sa yun, lima. So pagdating naman sa second prize, ang napanalunan nila is yung MacBook Air na 13 inches na may 128 GB. So i-announce po ng aking kasamang partner kung sino yung mga nanalo. Si Marilu Marcelo Gibson ng United Kingdom. Wow. Michael Batara Lorenciano ng Abu Dhabi. Annalisa Dorado Bastian ng Kuwait. At si Benedict Katwiran Soledad ng Riyadh. So yon. So partner, ano ba yung pinamigay nating first prize sa nanalo? Ay, first prize po natin yung round trip airline ticket worth 80,000. So ang nanalo po, sir? Ang nanalo po ay si Miss May Tungpalan Lachica ng Riyadh. So, congratulations po sa lahat ng nanalo. Actually po, maganda nito partner, meron tayo kasing nag-announce kasi tayo via radio, via newspapers, at saka sa website natin. Nakapost na po lahat ng pangalan nyo sa mga newspapers na napili naming i-publish yung mga nanalo. So, talagang by this time po, makikita nyo at malalaman nyo kung sino-sino yung mga nanalo. Ang maganda pa nito partner, natawagan na rin po natin sila, maging yung mga representatives nila, at saka na-email na rin natin yung letter na sila talaga yung nanalo. Ito yung tinatawag na notification letter. At tuwang-tuwa po sila dahil hindi po nila ine-expect na naghulog lamang po sila ng upgraded contributions, nanalo sila ng mga gadgets at round trip ticket. So napakaganda po ng mga papremyo na ibinigay po ng Pag-ibig Funds para sa ating mga OFW members. So partner, paano pa makasali sa ating raffle promo na to? Ayun, sa mga hindi pa po nakakasali, yung mechanics lang naman po niya ay simple lamang. Maghuhulog ka lang ng at least 600 pesos okay per transaction, automatic equivalent na po yun ng one raffle ticket. Okay. So, may pwede kang mag-register online para ma-receive mo through email yung raffle ticket number mo. Yes. So, syempre, electronic po tayo. Dapat ang sasali po dito is yung may active email addresses. Email address. Kasi lahat po ng mga notifications, raffle entry numbers ay isesend via registered email address na ating i-join upon sa registration ng raffle promo. So, partner, ano ba yung duration ng ating raffle promo? Siyempre po, nagsimula yan ng June. So, June 1 hanggang December 31 ang pag-iipon ng mga member upang makasali sa raffle. Yun. So, yun po yung duration ng ating raffle draw. At dun po sa mga OFWs natin na nabigyan po ng raffle entries na hindi po na kasalukuyang nabunot ang inyong mga numero, huwag po kayong mag-alala. Kasi kasali pa rin po ang mga ito o yung mga raffle entries nyo sa grand raffle draw na malay nyo partner, sila yung mabunot ng papremyo nating grand prize na $10,000. So napakalaki yun. Almost half a million yun partner. Yes, sa current rate po ngayon na 46 or 47. 47. Ay, depende po sa time kung kailan po yung draw. Iraraffle. So, yung raffle draw po natin will be on January 2016. So, yun. So, para po sa mga nanalo ulit, congratulations po sa inyo. At nawa po ay makuha nyo po yung mga napanalunan nyo. Kung hindi man personal yung makuha,
pwede po kayong mag-authorize ng representative. At saka partner, ang maganda pa nito, kung ang representative nila ay nasa probinsya, pwede po namin ipadala to sa nearest Pag-ibig branch na malapit sa inyong lugar. Basta i-notify nyo lamang po ang Pag-ibig fund o yung nag-i-email sa inyo kung saan nyo gustong i-redeem o i-redeem ng representative nyo yung raffle prize na napanalunan nyo. So, ang kailangan lamang po sa para sa pag-claim ng mga prizes nyo, una, mag-present po ng 2 valid IDs ang nanalo. 2 valid IDs din po para sa representative kung ang magki-claim ay inyong relative. Pangatlo, yung notification letter na isinend namin sa inyo via registered email address at yung proof of payment. Naka-indicate din po sa notification letter kung ano po yung receipt number na kung saan nabigyan ng raffle entry at ito yung nabunot. So, may reference po yun kaya hindi po kayo malilito kung ano po yung receipt na na proof na kayo ay naghulog ng upgraded contributions. So, yun, partner. So, bukod partner sa ating raffle promo, mayroon pa tayong isang card na tinatawag. Ano ba yun, partner? Ayun yun po tinatawag nating loyalty card. Loyalty card. So, open po ito sa lahat ng mga Pag-ibig members na aktibong naghuhulog. So, ito po yung paraan ng Pag-ibig na mapasalamatan ang lahat ng mga aktibong miyembro ng Pag-ibig. So, may sample po ata tayo ng card dito. May dala po ata kami. So, ito po siya. Ito po. So, makikita nyo, digitized po siya. Nakalagay po ay ayan, loyalty card. So, gamit pong loyalty card na to, pwede kayo makapag-avail ng mga discounts, rewards, tsaka points. Yes. Ayan. So, ano po ba ibang benepisyo na ito, Sir RD? So, actually, ang maganda nito, dual purpose kasi itong card na to. Isa na siyang discount card at the same time, Pag-ibig card na rin siya. Oh. Kasi as you can see, makikita nyo yung inyong picture, yung Pag-ibig ID number nyo, yung whole yung complete name nyo at saka may signature. So actually, itong card na to ay valid ID to na tinatanggap po ng Pag-ibig Fund. Kaya po, sa mga hindi pa po nag-a-apply, pwede po kayong bumisita sa nearest Pag-ibig branch na malapit sa inyo. Partner, tanong ko lang, paano yung mga OFWs natin abroad? So, paano sila mag-a-apply? Okay. Dahil bagong card po ito ng Pag-ibig, kailangan po personal ang pagpunta dito. Yes. Kasi nga po, kukunan sila ng picture at saka ng biometrics or yung fingerprint nila. Mm-hmm. So, ina-advise po namin ng mga OFWs na kung kayo po ipapauwi at nandito na sa Pilipinas, mag-apply na po kayo para magkaroon na po kayo ng card na ito at ma-avail po ninyo ang mga benefits. Yun. So, biruin nyo mga partner, for only 100 pesos, lifetime na yung membership nyo at up to 70% off po na discounts ang inyong makukuha sa mga accredited merchants ng Pag-ibig Fund. So, mga partners, ano ba yung mga sample nating accredited merchant partners? Ayan, sa mga kaibigan natin, mga OFW, karaniwan kasi dyan, mahilig mag-travel-travel, bakasyon. Yes. So, nakipag-partner po ang Pag-ibig sa To Go Travel. So, using your loyalty card, pwede kayo makapag-avail ng 5% discount sa kanilang mga packages. Wow. Ayan. Yes. Sa mahilig magpa-salon, meron po tayo sa David Salon. Yan. So, pwede sila makapag-avail ng 5 to 10% doon. Sa pang-tuition ng mga anak natin, informatics, letran, at marami pa pong iba. Yes. Ayan. So, bukod po sa mga nabanggit ng aking partner, para po sa mga OFWs na may Pag-ibig loyalty card na at kayo po ay naguhulog sa iRemit, good news po kasi po meron po kayong 25% discounts pagka nag-remit kayo ng inyong remittance or payments through iRemit. Partner, ang maganda pa nito, kahit hindi ata Pag-ibig payment yung i-remit mo, basta ipakita mo lamang ito, automatic may 25% discount ka na. Pero of course, syempre naman, isama nyo na rin po ang Pag-ibig remittance nyo anytime na maghuhulog kayo. Yes. Para naman po mapakinabangan po natin
kung ano po yung benepisyo na pwede pong makuha nyo mula sa Pag-ibig Loyalty Card. So, yun. So, partner, bukod pa sa mga nabanggit natin, may mga karagdagan pa ba tayong merchant sa ating loyalty card? Mostly po, meron tayong mga local merchants like restaurants, hotels, na pwedeng magamit itong card para sa mga discounts. Or for example, ng Jerry's Grill. Yes. May free dish po kayong makukuha sa paggamit lamang nitong card na ito. Okay, yun. So, partner, ang maganda pa dito, pwede itong gamitin yung relative nyo. Yes, basta, tama po yan. Basta i-accept lamang po ng mga merchant partners namin yung card ng inyong relative na kasi, syempre, pagka OFW, hindi niya kasi magagamit. So, ang maganda dito, relative niya, pwede niyang gamitin. Yes, tama ang card na to. So, bukod po sa mga nabanggit namin, actually, partner, nag-start lang to nung March 2015. Nagkaroon po kami ng pilot testing nito in Cebu, Davao, at Baguio. So, sa pilot testing na to, nakita namin na talagang pinatok siya ng mga Pag-ibig member kasi napakalaking discounts ang nakuha nila. So, kaya naman po, nito pong Mayo 2015, in-implement na po ito sa buong Pag-ibig branches o sa buong kapuluan ng Pilipinas para ma-avail na po ito ng lahat ng Pag-ibig member. Actually po, kami mismong tatlo, meron din po kaming Pag-ibig loyalty card at na-enjoy po namin yung mga freebies na nakukuha namin. Ang pagkakaalam ko rin, partner, if I'm not mistaken, ang Pure Gold magiging partner din ng Pag-ibig loyalty card. Opo. So, abangan nyo lang po kung ito po ba ay i-launch na namin or soon. Soon, pero soon po yung Pure Gold. Actually, na-pirmahan na po yung Memorandum of Agreement. So, waiting na lang po tayo siguro dahil pina-finalize na lang po yung system dun sa Pure Gold para ma-accept po yung ating loyalty card. Wow! So, napakaganda. So, actually, mga partner, ang Pag-ibig loyalty card para tong SM Advantage card or Robinson's card na kung saan, pag nakakabili ka, may mga points and discounts kang makukuha. Ganun lang kasimple ang explanation nito. Okay? So, yun. So, siguro mga partner, magkakaroon muna tayo ng break for the meantime. Para po sa mga nakikinig, pwede po kayong tumawag sa 553-8656 at 788-3607 para po sa mga katanungan na gusto nyong itanong sa amin at lubos po namin sasagutin ang mga ito. So, magbabalik po kami. Benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa Pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Thank you.
Ayan, so nagbabalik po muli kami. Ito pa rin ang inyong lingkod, Christopher Lee, at kasama ko si... Ako po si RD Marcelino at... Ako po si Ronald Ramos. Ayan, so kami po ang mga opisyales ng Pag-ibig Fan na kaagapay nyo upang iparating ang mga bagong programa at benepisyo ng ating mga OFW members na manggagaling mula sa Pag-ibig Fan. So, simulan ulit natin. So, magtungo na tayo sa Housing Loan Program. Sa Housing Loan Program. So, basically, kung gusto pong ng member na mag-loan ng housing, gaya po ng multi-purpose loan, calamity loan, okay. Ang requirement lang naman po ay dapat member ka ng Pag-ibig at nakapaghulog ka na ng 2 years o 24 months. Okay. So, kung ikaw ay active member naman, anytime pwede ka mag-apply ng housing loan. Okay. So, pag-uusapan ng housing loan, ano po ba yung types ng housing loan? Mm-hmm. So, pag sinabing housing loan, hindi lang po bahay at lupa, okay. Pwede rin pong lupa lang, fully developed lot. Pag sinabi pong fully developed lot, dapat po residential ang lupa, yes. May access sa tubig, sa kuryente, at sa kalsada. Okay. May maximum limit po yung sukat ng lupa, dapat hindi po lalampas ng 1,000 square meters. Pwede rin po kung mayroon kayong bahay na may medyo kalumaan na pwede nating iparenovate, pwede pong ipasok sa housing loan yon. Kung meron kayong loan, housing loan na nasa ibang institution, gaya ng bangko, pwedeng ilipat sa Pag-ibig through refinancing. Yes. So, pwede nyong i-avail yung mas mababang interest rate ng Pag-ibig at mapahabaan din ang term base po sa inyong kakayanang magbayad. Okay. Ayun. So, ano po ba requirement, Sir RD, ng, bukod sa 2 years na hulog pag mag-loan ka ng housing? Okay. So, papasok na tayo sa mga specific requirements na hinihingi ng Pag-ibig Fund para sa ating mga OFW members. So una, since kayo po ay currently abroad o nagtatrabaho abroad, so you may authorize any representative in the Philippines na mag-process ng inyong loan application. All you have to do is to issue a special power of attorney na notaryado po sa pinakamalapit na Philippine embassies or consulate nearest to your host country. So, pangalawa, kung ang iloloan nyo naman po ay worth 2 million pataas, so, i-required po kayo ng Pag-ibig Fund na mag-sign ng health questionnaire. Ito po yung ibibigay natin dun sa insurance natin. So, ang kailangan lamang po nito is original sign ng member at wala tong erasure. Bakit walang erasure? Kasi po, magbibase po kami doon sa medical status ng inyong health based doon sa pag-fill up nyo ng health questionnaire. Sa health questionnaire na to, partner, hindi naman talaga nire-required na mag-attach ka na agad ng medical statement or medical abstract. It is required lang kung may makita po kaming findings sa pag-sign nyo. Kaya i-make sure nyo lamang po na wala pong erasure ang pag-fill up ng health questionnaire. So, pangatlong requirements natin, of course, yung inyong employment contract. Mga partner, actually, bilang Asia Pacific Coordinator, maraming nalilitong OFW kung paano ba talaga bine-verify ang kanilang kontrata bilang mga OFWs. Ganito lamang po yung kasimple. Ang tinatanggap lamang po ng Pag-ibig Fund is yung verified contract, employment contract ng ating mga OFWs na pinerify abroad. So, meron po tayo mga Pag-ibig representatives per 21 countries na pwede pong mag-assist sa inyo. So, punta lamang po kayo sa kanilang tanggapan na makita sa Philippine embassies or consulate at pumunta po kayo o i-approach nyo po yung ating Pag-ibig representative at magpatatak po kayo ng employment contract. So, yung pong original copy na tinatakan o na sinertify ng aming mga Pag-ibig Fund representatives abroad, ang kailangan nyong ipasa sa Pag-ibig Fund. So, pag na-sign na to o na-verify na, ipadala nyo po via courier or DHL or LBC dito sa kamag-anak nyo sa Pilipinas na magiging representative nyo para i-apply yung Pag-ibig housing loan nyo. So, para naman po sa mga OFWs na nahihirapan kasi most of our OFWs, mga
domestic helpers na hindi po nakakalabas ng bahay. So, pwede po kayong manghingi ng Certificate of Employment with Compensation na kung saan nakasaad po dito ang buong pangalan nyo, ang pangalan ng employer nyo, at ang monthly income na natatanggap nyo mula sa employer nyo. Ang maganda pa dito, partner, kung kayo po ay may mga allowances or bonuses na natatanggap sa inyong employer, pwede nyo pong idagdag ito sa inyong employment certificate para ma-maximize yung loanable entitlement mo. Yes. So, pagka po original na po yung certificate na natanggap nyo mula kay employer, hindi nyo na po ito kailang ipa-verify pa sa ating mga Pag-IBIG Fund representative kasi nga po, original copy na to. I-make sure nyo lamang po na may yung certificate na i-issue ng employer ay may lagda ng inyong HR or ng inyong amo para po ito ay maging valid mula sa amin. And of course, kung kayo din ay merong copy ng inyong work visa o working visa, magka-touch din po tayo ng copy in support of the Certificate of Employment together with your payslip. So, yun lang naman po yung mga documents na hinihingi namin sa ating mga OFWs at yung iba po ay pwede na pong ang representative nyo ang mag-sign ng inyong document. So, partner, tanong ko lang, kapag ba ang ating borrower ay married, kailangan ba ng marital consent? Yes, automatic po kailangan ng marital consent. Okay. So, kung ikaw ay may problema sa asawa mo, be sure, pipirma siya. O dapat yes, alam niyang maglo-loan ka ng housing. Mm-hmm. Pero may mga case talaga tayo na hindi nila nakukuha yung consent o hindi nila napapapirmahan yung kanilang okay, asawa. So may option naman doon ang Pag-IBIG. Yes. So ang option doon ng Pag-IBIG Fund ay kumuha po kayo o mag-apply po kayo ng court order yes, na kayo po ay maglo-loan at ine-exempt po kayo sa marital consent o sa pirma ng asawa nyo for the purpose po na ma-proceed nyo o may-apply nyo yung application nyo sa Pag-IBIG Fund, tinatanggap po namin yon. So, para po sa mga OFWs natin na laging namumroblema pagdating sa application gwa ng pirma ng asawa, you don't need to worry na. Kasi court order lamang po, pwede nyo pong i-apply na sa amin ang inyong application, partner. So, partner, bukod ba sa mga nabanggit ni partner Chris natin, ano pa ba yung mga eligibility requirements pagdating sa housing loan natin? Siyempre, yung age. Yes, ayan. Okay. Binibigyan po ng maximum of 30 years loanable term ang bawat miyembro. Pero siyempre, depende yon sa age ng miyembro. Okay. Kung ang miyembro is 30 years old, qualified siya for 30 years. Pero, pwede pa ba ang 65? Okay. Yung pong mga 65 years old natin, hindi na pwede mag-apply ng housing loan. Tama ba, partner? Actually, pwede po. Pwede pa. Kasi ang pwede, age limit ay 70. 70. Okay. So, ililess mo dapat yung age mo dun sa 70. Okay. So, may natitirang taon pa dyan. Kahit isang taon pa yun, pwede pa yun. Ah, okay. So, yun pala. Kasi may supporting guideline document tayo dyan. Yun nga po yung medical questionnaire. Tama. Yes. So, yun. Dapat healthy-healthy ka pag mag-apply ka ng housing loan. So, when it comes to health questionnaire, kapag ka po kayo ay 60 years old and above na, mag-apply kayo ng housing loan, regardless of the loan loanable amount na i-apply nyo, i-required po siya. Yes. Kasi po, kung sabagay, thunders na, kumbaga, na tinatawag yun. So, parang insecurity o Pag-IBIG Fund, yung pong mga 60 years old members natin na ay risky na syempre sa mga sakit. So, in support sa inyong insurance, i-required po talaga ang health questionnaire. Pero, para dun sa mga OFW members natin na mag-apply ng wala pang 60, i-required lamang po ang health questionnaire kung 2 million above ang ilo-loan nyo. At saka partner, nabalita ko, tinaasan na raw yung loanable amount sa housing loan natin sa Pag-IBIG Fund. Magkano na ba yung loanable amount natin? Kung dati po is 3 million, okay, ngayon po is 6 million na ang maximum loanable amount. Okay, so yun. Halos na doble siya. Na doble. Actually, mga nakikinig o sa ating mga OFW members, nakita kasi namin na
sa ngayon, ang value ng property ay napakalaki na, lalo't higit dito kayo kukuha ng property sa Manila o sa mga sa yes, dito sa cities, so talagang napakamahal na ng property. Kaya po naisip ng Pag-ibig Fund na doblehin ang loanable amount nyo, but of course, ang loanable approval po nito magdidepende pa rin sa inyong income. Yes. Ayun. Kasi ayaw naman makita ni Pag-ibig Fund na mahihirapan kayong mag-amortization kung aaprubahan yung loanable amount na 6 million, eh hindi naman pala kaya ng income nyo. So, magiging madi-default lang kayo and later on, magiging blacklisted pa kayo. Yes. So, yun. So, bukod ba doon, partner, ano ba bang ibang updates sa housing loan? Ayun, sa housing loan, lately po, naglabas po ng bagong circular ng Pag-ibig. Pwede na pong isama sa pag-loan ng housing yung mga solar panels. Yes. So, ngayon kasi, global warming. Medyo kinakapos na tayo sa kuryente. Yes. Kaya, may mga developers tayong naglunsad o nagtatayo ng mga properties, sinasama na yung solar panels. So, sa ngayon po, approved na yun sa Pag-ibig, pwede ka mag-loan ng housing kasama yung solar panel sa ililoan mo. So, ibig sabihin, partner, kung ako ay existing borrower na, pwede kong maabil yun? Pwede po. Loan. Yes, pwede po yun. So, part po yun magiging collateral mo sa Pag-ibig. Wow. Yeah. So, yun, napakagandang balita ngayon kasi nababalita po kasi natin ngayon sa mga radyo at television na nagkakaroon po ng power shortage dito sa ating bansa. So, pwedeng-pwede na po kayo mag-avail ng solar panel. At saka partner, dagdag ko pa, may nilabas kasi kaming bagong guidelines na tinatawag na Multiple Housing Loan Program. Yes. Yes. So, ibig sabihin, kung kayo po ay existing borrower na, pwede pa po kayong mag-avail ng another housing loan kahit malayo doon sa existing loan nyo o property nyo, basta po hindi po tataas ng worth 6 million ang total loanable amount nyo sa Pag-ibig Fund pagka pinagsama-sama siya. And ibig sabihin po, pwede po bang mag-apply tatlong bahay sa isang member lang? Yes, pwedeng-pwede yun. Kahit ilan po, basta po hindi po siya tataas ng 6 million at kaya po ng income nyo ma-loan yung 6 million, of course. Ah, okay. Pag pinagsama-sama siya. So, yun. So, partner, bukod pa doon, ano ba yung iba nating updates? Yung interest rate nga pala, partner. Ayan. Kanina po, nabanggit, ang pinakamababa ngayon is 6.5 na. Hindi tulad dati na 6.9. So, bumaba talaga siya. So, yun. Yung interest rate po namin, nagkaroon ng reduction, nag-start po ito nung June 2015. So, para po sa lahat ng OFWs natin na gustong makuha itong pinakamababang interest rate na ino-offer ni Pag-ibig Fund, mag-apply na po kayo at magmadali. Kasi po hanggat ang interest rate po na 6.5 is until December 2015 lang. Then, by next year, possible po na mag-declare ulit kami ng bagong interest rate, pero depende pa rin po sa magiging market value natin. Yes. Pag-declare. Paano nga pala kasamang RD yung nag-apply ng housing loan last year at inabutan yung interest rate na 6.985? Pwede ba silang magpababa na interest? So, ang mangyayari po nito, yung po kasing in-apply nyo before is naka-reprice po siya. Kailangan nyo po muna tapusin yung repricing term bago po kayo magpalit ng panibagong interest rate. Partner. So, partner, isa pang good news sa ating mga existing borrowers. Starting po noong July 2015, nagkaroon na rin po tayo ng reduction sa insurance policy natin. Yun pala yung napapansin ko minsan sa mga member natin. Nagtatanong, ba't bumaba yung binabayaran nila sa amortization? Ayun. Yun po yung reason. Biruin nyo po, kung dati is 0.44 per 1,000 po ang computation ng insurance nyo, ngayon, naging 0.21 na lamang. So, napakalaking reduction po ng pagbabayad nyo sa insurance dahil napansin po namin na kailangan po talaga ng Pag-ibig Fund gawin to dahil merong iba kasi na nalalakihan sa ating monthly amortization nila. Pero ang good news po nito, pagka nagbabayad kayo ng loan amortizations, lima po yung sakop nito. Una, yung principal, yung interest, yung insurance nyo,
sa MRI at saka sa property sa allied perils na tinatawag at of course doon sa monthly contributions nyo. So ang maganda nito partner, pag may loan amortization kang na binabayaran, pwede ka na rin hindi magbayad ng iyong Pag-IBIG monthly contributions kasi may kasama ng contribution. Incorporated na siya doon sa monthly amortization. Oo. So, syempre, kung gusto niyo pong i-upgrade o ma-enjoy ang benepisyo ng isang Pag-IBIG Fund member, pwede pa rin naman po kayo magtuloy ng inyong monthly contributions in-added doon sa monthly contributions na kasama o incorporated doon po sa inyong loan amortization. So, yun. Yun po yung iba't ibang programa. Policy or guidelines na inopen po ng aming senior management para po sa ating mga Pag-IBIG Fund borrowers. Okay? So, I guess, ano pa ba yung ating mga bagong programa na ino-offer mula sa Pag-IBIG Fund? Okay. So, ito siya. Actually, meron po kaming bagong program pa na inopen. Ito po yung tawag nito? Yan, nabanggit ko na ba partner kanina yung reduction sa Yes, mukhang nabanggit mo na partner kaya nablanko ako eh. Ayun, so nabanggit na po pala namin lahat. So magkaroon na lang siguro tayo ng recap. Ayun, recap. So unahin natin, ang Pag-IBIG basically ay savings. Okay. So hinikayat ka ng Pag-IBIG mag-ipon specifically para sa inyong retirement. Okay. So pag ikaw ay 60 na, lahat ng hulog mo pwede mong i-withdraw or i-lump sum. Pag 2 years ka nang nagulog, may option ka kung gusto mong mag-loan. Pwedeng multi-purpose loan, pwedeng calamity loan kung may calamity tayo, at pwede ring housing loan. Okay. Bukod po doon, may additional ang Pag-IBIG na savings program. Yun yung tinatawag nating Modified Pag-IBIG 2. So, bukod po sa Modified Pag-IBIG 2, naglabas din ang Pag-IBIG ng Dagdag Ipon Raffle Promo, which is part 3 na, pangatlong taon na. So, pareho lang din ang mechanics nito gaya ng mga naunang draws natin. Maghulog ka lang sa Pag-IBIG upgraded savings, automatically meron yung kalakip na raffle ticket. Okay. Ang mapapanalunan mo ay $10,000 sa Grand Raffle Draw. Ayan. So, yung ibang programa. Okay. So, yung iba po nating programa, yung mga guidelines, bagong guidelines sa ating housing loan program, tulad ng reduction sa interest rate po from 6.985 naging 6.5 na lamang po. Pangalawa, yung pong nakwento ng ating partner na si partner na Chris na yung solar panel in addition to your housing loan. Then pangatlo po, yung reduction ng insurance natin from 0.44 naging 0.21 per 1,000 na lamang. And of course na dinagdagan yung loanable amount from 3 million naging 6 million pesos na po yung ating maximum loanable entitlement para sa ating mga housing loan borrowers. At partner, ano pa ba yung isa pa nating program? Okay, ito po yung pinakabago nating card sa Pag-IBIG, ang loyalty card na maaari natin i-apply sa iba't ibang branch ng Pag-IBIG. So, doon lamang po, personal dapat tayo mag-apply na may 100 peso fee lamang po para doon sa card. Na no expiration, and then magagamit mo pa siya sa napakarami naming merchant partners na may discount, reward, and points. Okay. So, yun po. Yun po yung mga yung summary ng aming mga napag-discuss kanina. So, para po sa mga may katanungan po, pwede po kayong tumawag sa 553-8656 or 788-3607. Partner, idagdag na lang siguro natin kasi may oras pa tayo. Na-discuss na natin lahat ng programa ng Pag-IBIG Fund. Paano ba magpa-member? Ayun. Simple lang naman okay. Po. So, kasi ngayon, very ano na tayo eh. High-tech na. Yes. So, kahit sa cellphone lamang, pwede kayong pumunta sa ating website www.pagibigfund.gov.ph at tignan po yung e-services. Okay. Makikita nyo po doon yung membership registration. Mm-hmm. Huwag kayong mag-alala kasi kung mga dating member na kayo, especially locally, kasi dati po wala tayong ini-issue yung ID number. Yes. So, i-click nyo lamang po dun sa online yung new member.
Okay. Kung wala pa pa kayong existing Pag-ibig number. So, i-click nyo lang po yun, register kayo. Then, pag na-register siya successfully, marireceive nyo through text, through SMS, yung inyong mga registration tracking numbers. Okay. Then, eventually, yung membership ID, yung MID number, okay, o yung pag-ibig number. Then, from that, pag nakuha nyo ng mga numbers ninyo, pwede na kayong magulog sa pag-ibig. Ayun. So, using your registration tracking number or the temporary ID number, pwede na po kayo mag-transact kay Pag-ibig Fund. Kasi after 2 days upon submitting your online registration, may issue po yung inyong membership ID number at pwede na kayong bumisita to the nearest Pag-ibig branch para mag-apply po ng Pag-ibig Loyalty Card. Yes. Tulad po ng nasabi ko kanina, dual function po siya. Discount card siya at the same time, Pag-ibig ID card na rin siya. So, yon. So, partner, bukod pa sa online registration, ano ba yung pwede pa nilang ma-access through e-services natin? Pwede rin po kayo doon mag-apply ng MP2 natin. Yung okay. MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings. And then after nyo po mag-apply noon, yung number doon na lalabas na ibang account po dito sa ginagamit natin sa loyalty card, yung number po na yon ang gagamitin ninyo upang magsimulang maghulog ng MP2. Ayun. Pwede nyo rin pumuntahan yung website namin para sa list of requirements ng ating housing. Okay. Or magpa-file ka ng kung anumang multi-purpose loan or calamity loan. Ayun. So, ang maganda pa nito, partner, through online para sa ating mga existing borrowers, pwede nyo na rin pong ma-verify online kung pumapasok lahat ng inyong loan amortizations na binabayad. You may just simply visit our official website at www.pagibigfund.gov.ph at i-click nyo po yung e-services icon. Sa e-services icon, marami po kayong options na mapipili. Pwede nyo pong i-verify yung housing loan payments nyo, yung mga hulog nyo o remittance abroad through OFW members contribution verification. At para naman po sa mga local contributions nyo, so hopefully, ma-view na rin po siya online since ang ating pong website ngayon is on process of migration pieces. So, lahat po ng records nyo mula sa Pag-ibig Fund ay kinukulate or kinukonsolidate para later on, ma-view na rin po ito online. So, yun po. Yun po yung mga bagong e-services na ino-offer ng Pag-ibig Fund para sa ating mga OFW members. Tsaka partner, ang maganda pa nito, meron po kami ngayong 21 posts all over the world na nag-exist. Ang maganda po nito, may bago po tayong 3 posts na binuksan from Malaysia, South Korea, at New York. Wow. So yun po yung mga bagong posts namin na inopen na kung saan pwede nyo pong malapitan from New York si Mr. Michael Azucena, ang ating Member Services Officer, na pwede nyo matagpuan ang aming opisina sa Philippine Consulate General natin in New York. So, in Malaysia naman, we have Maria Rosario Makadangdang, ang Member Services Assistant natin from Malaysia. And of course, ang ating South Korea na si Mr. Dominic Leo Ligao, ang ating Member Services Assistant na naka-assign po sa ating Labor Office. So, yun. So, partner, napakaganda ng programa ngayon ng Pag-ibig Fund dahil biruin mo napakarami ng programa na ino-offer nito at later on sana madagdagan pa. Yes. Okay. Actually kasi ang pag-ibig ay sumasabay sa panahon. Okay. So kung napapansin nyo, may mga online na tayo. Mm-hmm. Dati-dati kasi wala lahat. Kailangan mo mag-fill up. Napakaraming mga forms. Yes. Lahat ngayon, mag-a-apply ka ng loan, magpapamember ka, pwede lahat gawing online. Online. So, towards tayo dun sa paperless transactions. Okay. Yan. So, bukod pa dun, partner? Ulitin na lang natin po yung ano natin. Yan. Ay, mga nanalo. Ulitin po natin ang mga nanalo sa dagdagi pang raffle draw ng Pag-ibig, part 3. Okay. Ang nanalo po ng iPhone 6, 5 po. Unang-una si Melinda Dehita Ibanez. Si Ibanez ng Russia. Connie Barogo
De Luso ng Qatar, si Ryan Paul Valdez Bambo ng Abu Dhabi, si Primo Lemuel Garcia Mirandilla ng Hong Kong, at si Chris Emmanuel Buenaventura Liwag ng Singapore. So, yun po yung mga nanalo ng iPhone 6 Plus natin na may 64 GB. So, para po sa mga nanalo naman ng second raffle prize ng MacBook Air 13 inches na may 128 GB, we have Marilu Marcelo Gibson ng United Kingdom, Michael Batara Laurenciano ng Abu Dhabi, Analisa Dorado Bastian ng Kuwait, at Benitic Katwiran Soledad ng Riyadh. So, yun. Yan, sa nanalo naman ng first prize round trip airline ticket, si Miss May Tungpalan La Chica from Riyadh. Wow! So, sa ating mga miyembro na hindi nanalo, sana po ay ituloy nyo ang inyong paghuhulog para by January, malay nyo, ikaw yung maswerteng manalo ng $10,000. Yun. Actually, partner, naalala ko yung, syempre, third part 3 na to ng yes. OFW member Dagdag Ipon Raffle Promo. Nagkaroon po kami ng interview sa mga nanalo natin ng $10,000 in part 1 and part 2. Actually, partner, napakaswerte ng ating Middle East kasi doon lagi na nanalo Opo. Yung mga grand prize winner natin. Una na interview namin si yung unang nanalo. Ang sabi po niya sa amin, possibly po na kaya po siya yung nabunot para manalo ng grand prize na $10,000 kasi malaki yung hulog niya monthly. Biruin mo ang hulog niya monthly, umaabot ang 12,000 pesos per month. Wow. So, biruin nyo, per every 3,000 pesos, meron na po kayong 5 raffle entries plus 1 bonus raffle entry kasi na-reach nyo po yung maximum transaction payment per every transaction. So, the more the upgraded contributions you remit, the more chance of winning the grand raffle prize of $10,000 kasi marami po tayong marireceive na electronic raffle entries. So, yun. So, dito po nagtatapos ang programa ng Pag-ibig Fund para sa ating mga OFW members. At abangan nyo po ulit sa susunod na Miyerkules ang iba't ibang anunsyo o programa na pwede naming ibahatid o ibigay mula sa ating mga Pag-ibig Fund members. Muli, ako po si Ardi Marcelino from Overseas Operations Department kasama ang aking partner. Si Christopher Lee po muli at si Ronald Ramos po ang aming guest for today na nagsasabi po na sa Pag-ibig Fund ang pinaghirapan may katuparan. Narinig ko lang pangalan mo, nangingiti ang